Los Angeles Lakers, mga idol, pinabayaan nga ang kanilang 13-point lead sa fourth quarter at natalo pa nga sila matapos ang tatlong overtime against sa team ng Sacramento Kings. Final score natin, mga idol, 141-137. LeBron James nagtala nga sa buong laban ng 30 points, 11 assists and 7 rebounds. Kaso nga, mga idol, 2 out of 13 nga siya sa 3-point line, 15% lamang ang kanyang percentage doon. At kaya nga sa kanyang post-game interview ay parang sinisi niya nga ang kanyang sarili. Sabi niya nga ay naglaro daw siya ng isang horrible game individually. Nag-expect nga daw siya sa kanyang sarili ng mas magandang larong i-perform. Sabi niya nga ay kinakailangan niya daw na maging mas maayos ang kanyang paglaro. Kailangan niyang mas pabutihin ito, lalong-lalo na daw na ngayon ay hirap na hirap ang kanyang team na Lakers. So yan nga, mga idol, sinise ni LeBron James ang kanyang sarili matapos niya ang disappointing loss nila against sa team ng Sacramento. At tama naman yan, mga idol, naiintindihan nga ni LeBron James na hindi masyadong maganda ang kanyang nilaro. At hindi niya nga ito isinisisi sa kanyang mga teammate, kung hindi, inaako niya nga ang kanyang pagkakamali. So siguro nga, mga idol, makakapag-expect tayo ng mas magandang laro, mas better performance kay LeBron James sa kanilang next game against sa team ng Detroit Pistons. At sa ating susunod na balita naman, mga idol, Zion Williamson pinayagan na mapag-participate sa full practice ng kanyang team na Pelicans. At sigurado yan, mga idol, napakagandang balita niyan para sa kanyang team. Nahihirapan nga sila ngayon sa early season at itong si Zion Williamson ay napakalaking tulong nga sa kanila. Nag-average yan last season, mga idol, ng 27 points tapos 7 rebounds at 3 assists. So napakalaking contribution nun, 27 puntos kada laban. At kung magagawa yan ni Zion Williamson sa kanyang pagbalik, ay siguradong itong team ng New Orleans Pelicans ay mag-umpisa na ngang makakuha ng panalo at umakyat nga sa standings sa Western Conference. At yan ang alamang din muna, mga idol, para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!